Nandito na tayo kina Blue. Medyo excited ako makita yung mga isda kasi binili namin yung mga goldfish, ganito pa lang kaliit eh. Ngayon medyo malaki na, so Blue. Hello. Pasok. Welcome to my crib. Gaano kalalim? Anong dimension ng ano? Itong main tub ko is 5 feet ang width, ang length is 8 feet, tapos ang lalim is around 1 meter. Ay, oh yeah, 1 meter. 100 cm. So, pag max ng tubig, 100 cm talaga siya. So ngayon, ilan ang laman dito? Approximately goldfish lang, merong 24 pieces na laman. Then may mga halo sila na molly kasi nagkaroon ng infestation ng ano ng mga snails. So nilagyan ko ng molly para somewhat ma-control siya. Hindi naman siya totally wipe out, ma-control lang. So ngayon tatanggalin ko rin yung ibang molly para mabawas-bawasan rin yung load ng tub. Everyone sa nagwa-water change? Nagwa-water change ako weekly. Mga ano siguro 20% to 30% ng ano, tab. Hindi naman siya ganun karami. Ilan lang rin naman ang laman eh. Walang filter, no? No filtration, aerator lang. 24/7. Then ano lang, maintain lang ng ano, water change. So, ito na yung mga ano, isda na gi-grow namin ni Ryan. Almost, sobra na isang buwan. Ang anong size yun? Around, bigger lang ng mga 5 peso coin. Mga ganun lang kalaki. Then, ito na sila ngayon.
times a day, pero buffet style sila. Pag gusto ang pag-ano, mga isang hakop ng ano, kamay ko, yun ang nilalagay ko sa kanila. Then, ano yan sila? 2 times a day, 7 times a week. So, walang day na fasting, tuloy-tuloy lang yung feeding ko. So, meron ako isa dito, gi-groom ko siya, pinakain ko siya ng bloodworms. Sa makita niyo sa batch nila, siya lang yung isa sa ano, lumaki ng kaunti. Ito siya. Ano kasi ito siya, plano ko sana isali ng show, kaso nakulang lang ako sa time, sa pag-groom. Pinakain ko ng bloodworms. Bakit bloodworms? Kasi, ang bloodworms kasi is ano, one of the best live food na meron, na available, na makuha ko, agad-agad. Kasi, I don't have time para magkuha ng dapnea or mosquito larvae. Kaya, bloodworms lang. Yung mga ready-made lang na meron sa pet shop, yun ang pinapakain ko ng mga live. Live is a very great source of protein ng pagkain ng isda. Kahit sinong ano, kahit sinong hobbyist or breeder tanungin mo, ang kinarecommend talaga nila para mabilis maglaki ang isda is live food. One month namin hindi nakita yung isda. Masaya ako sa result. Si Blue kasi nakikita niya everyday. Ako naman, since iniwan namin dito sa kanila, medyo sinadya ko talaga na 1 month muna before tingnan para naman makita ko talaga yung difference ng growth ng isda. Merong excitement factor. Oo, syempre, para mas excited ka tingnan yung isda, hindi yung makikita mo everyday, lumalaki ba? Hindi mo kasi napapansin kung everyday mo nakikita. Hindi mo pansin yung growth niya unless pag hindi mo nakikita araw-araw, makikita mo yung difference talaga from previous na size. From this size to this size. Kung ano nang kinalabasan niya. Constant water change, malaking lugar, buffet. If you have kung may pera kayo, may source kayo ng bloodworms or live food, just make sure lang na malinis yung live food before niyo ipakain. Kasi kung galing naman sa kanal o kahit sa saan, delikado yun. May dalang sakit. Hindi natin alam. Baka yun rin ang magiging cause. Doon manggaling yung cause ng sakit ng isda nyo. Diba? Kaya kailangan malinis talaga. Kailangan hugasan nyo ng mabuti. Cleanse it thoroughly para yung mga alaga nating isda lumaki at tumagal pa sa atin. O nga pala guys, kung interesado kayo sa mga isda, actually, free plug na to. We are selling some of the fishes. Binibenta po namin. Contact nyo lang ako or si Blue. That's a wrap for today's video. Sa mga nag-subscribe, salamat. Then sa mga, if you are new to our channel, please click the subscribe button. Then, if you like the video, like, share mo na rin sa mga friends mo. Saka comment kayo. Any questions? Any questions? Suggestions? Kung hindi man namin masagot kaagad, we will try to answer it. So, thank you for watching. Thank you.